So yun, what's up mga hanger? Dahil gabi na, gusto ko munang simulan tong video na to with a... So yun, nakita nyo na. Siyempre, yung pag-uusapan natin is tungkol siya kay Robert. Okay? Basically, kilala nyo siguro si Robert. Okay, konting background muna para dun sa mga hindi nakakilala at di alam yung kwento. Si Robert ay isang cursed doll, okay? Ayun na muna yung pinaka-background. Gusto ko mag-comment kayo sa comment section below ng sorry Robert. Kasi ayun daw yung nagiging traditional na man nakakaalam ng kwento kay Robert or nakakita kay Robert. Kasi daw kung hindi mo daw gagawin yun, kung hindi mo daw gagawin yun, is babangungutin ka, magkakaroon ka ng mga, yun, masamang panaginip or it's either mamalasin ka sa buhay mo. Kaya yun nga, kailangan natin mag-sorry Robert or wag ka mag-iisip ng masama kay Robert. Diba? Ayan. Pero guys, gusto niyo na ba malaman yung kwento? And then, let's keep on watching. So yun mga kanger, ayan. Dahil curious kayo at palalaman niyo na yung kwento ni Robert, gusto ko munang mag-comment kayo dyan na sorry Robert kasi mamaya multihin kayo dyan at lagot kayo, okay? Pero yun mga kanger, ayoko nang basahin kasi sobrang haba. Ikukwento na lang sa inyo kung ano talaga yung nalalaman ko dito kay Robert Waits. Pero yun mga kanger, gabi na. At kung may nakikita kayo dyan habang kinukwento ko, ayan, kita niyo naman, di ba? Pag may nakita kayo dyan, sana wala naman kasi gabi na ngayon mga kanger, no? Pero yun, ikukwento na sa inyo si Robert. Ganda yung pagkakaintindi ko. Noong 1897 daw, may batang lalaki na binigyan ng manika. Okay, yung manika na yun is sabi, limited edition daw na manika, panahunan nila. Okay, yun yung pagkakaintindi ko. Yung papa niya, tas mama niya, tinanong si Eugene. Eugene, anong gusto mong pangalan dyan sa dal na yan? Tapos si Eugene, sinabi niya, Robert pa yung ipapangalan ko. Ayun na, ayun yung history ng pangalan niya. Tapos na, okay, exit ka na dito sa video ko. Pero yun, ayun din yung pangalan, di ba? And then, after nun, after ng mga ilang araw daw, lagi magkasama si Robert at Eugene. Eto na. Doon na nagsimula yung haunted na mangyari sa pamilya nila. Hindi ko kayo natatakot eh, putik ngayon eh. Ihinante na doon yung pamilya nila. So, ang nangyari, paggabi daw, pag 3 a.m. daw ng gabi, pag bumababa daw yung pamilya nila doon sa bahay nila, nakikita na lang daw nila yung rift nakabukas, yung ilaw, minsan nagfi-flicker, tapos minsan daw, ano, may ang gulo-gulo ng ano nila, ng lamesa nila, ganun. Ganun yung nangyari. And then, eto na. One time, eto yung pinaka daw, tragic na nangyari. Pagkabukas daw nila ng kwarto ni Eugene, BAM! Putik na yan, may pusa. Pagkabukas daw ng kwarto ni Eugene, BOOM! Eugene, bakit ka may babae dyan? Seryoso. Pagkabukas daw ng kwarto ni Eugene, nakita daw nila si Eugene nandun sa pinakagilid ng kwarto, nanginginig sa takot. Okay. Nanginginig na rin ako sa pawis. Ayun. Tanggal lang yan. Potek na. Game. Ayun, di ba nakita nila doon? Bakit ka magkwento, no? Di ba? Ang pangit ka, no? Pero yun nakakakit. Di ba? Nakita daw nila yun. Tapos, yung kwarto nila daw, mess. Okay? Sobrang gulo, promise. Tapos yung ilaw daw is pumutok. And then, tinanong nila si Eugene. Eugene, anong nangyari sa kwarto mo? Ba't nang gulo? Sinabi ni Eugene na takot na si Robert daw yung gumawa nun. And then dito na nagsimula, parang yung bahay nila, nakikita na lang daw nila si Eugene na may mga pasapasa, ganun-ganun. Tapos one time, may pumunta daw na bisita dun sa kwarto. Sa bahay nila, sa mansion nila, may pumunta daw na bisita dun sa mansion nila. Tapos tinanong dun sa ano, mama ni Robert, ay ni Eugene, may bata daw ba dun sa itaas nila kasi daw may bata doon na naglalaro. Which is last sila nasa baba. So yun na. And then doon na natapos yun, lamipat daw sila. Tapos may iba na naman tumira doon sa bahay na yun. Tapos yung tumira na naman doon, naka-experience na naman yung bata. Kasi yung pumalit pala doon kay Eugene is bata na naman daw na babae. Tapos nakikita niya daw yung doll na yun, parang gumagana daw sa bahay. And then nag-decide yung family na ipaano sa paranormal expert
para i-paranormal test, okay? Tapos kapag alam nila na may pinapasis daw pala si Robert ng kung anong espiritu na hindi ko alam kung anong espiritu na yun, okay? Tapos ayun ang nangyari. And then, after nang sinabi sa kanila ng espiritista ng anong mambabarang, sinabi sa kanila na gusto ko mambabarang, okay, walang palagan dyan. Sinabi sa kanila na mambabarang, na wag daw nilang sisirain or hurt yung ano si Robert kasi may mangyari daw hindi maganda sa pamilya nila. Okay? Yun yung nangyari. And then, after nun, nag-decide yung family na ibigay nilang sumisiyong. Yan, syempre, akputik na yan. Ikaw ba, ikikip mo yun? Tanggal ako, hindi kikikip yun, boy! Good thing lang ibigay nila sa museum yun. Good thing. Yeah, bebe. Pero balik naman tayo dun sa museum kasi nandun na si Robert, di ba? Dun tayo sa museum. Ngayon, yung mga dumadalo daw kay Robert, pag hindi ka daw nag-sorry or naghingi ka ng permission na Robert, pipicturan kita. Sige na, please. Pak, potek niya. Mamaya, pagka ganun mo, pumose si Robert, eh, no? Mas talaga tatakbo ka dun. Pero yun, hingi ka daw muna ng permission kay Robert para mag-picture ka sa kanya. Yan. Pagkatapos mag-picture kay Robert, pag nag-isip ka ng masama kay Robert, nako, mag-sorry ka na. Bert, sorry Bert. Ganun dapat mag-sorry guys kasi sabi nila pag hindi ka daw nag-sorry kay Robert, nako, magkakaroon ka daw ng nightmare or masamang araw or ganun. Kasi madami daw bumabalik sa kanila na ganun, okay? Ngayon, dahil nalaman niya ng kwento, mag-sorry Robert na kayo dyan kasi mamaya pagkatulog niyo dyan, nako, kalabitin na lang kayo dyan. Nako, gabi pa naman dito, tanggal lang yun. Robert, sorry. Kura. Yamete kudasai. Pero yun, ayun yung kwento. Guys, real or fake para sa akin? Ayoko magsagot. Kaya na lang sa magulang yung mag-decide kung maniniwala ko or hindi. Pero para sa akin, 50-50 na lang siguro. Kasi syempre, mahirap din. Mamaya, totoo pala. Mamaya, hindi pala totoo. Malay mo, di ba? Kasi ito ah, naisip ko lang din, sa dami-dami ng taong iniisip si Robert, tanggala, mapupuntaan niya ba lahat yun, di ba? Umbanggang ganun, tanggala, tapos mamaya may maglakad dito eh, no? Tanggalang yun, no? Kita-kita niya pa naman yung aking bahay, oh. Di ba? Mamaya may maglakad yun eh, Diyos ko po. Okay mga kakayan, dapat ba nating paniwalaan si Robert? Well, sa akin, hindi. Ko, alam. Kaya na mag-decide kung papaniwalaan yung kwento ni Robert. Pero para sa akin, hindi ako masyadong naniniwala. Kasi, you know, hindi niya ako ma-hurt. Mas malakas si God sa kanya, di ba? Lalabanan siya ni God para sa akin. Patay ka sa akin, di ba? Wala yung mga ganyan eh. Malit na bagay eh. Tapos mamaya may naglakad yan bigla eh, no? Putek na yan. Shit, kinabala ko! Pero yun mga kanger. Ngayon, kung naniniwala kayo or syempre mamaya kasi, 'di ba? Hindi naman natin alam. Hindi naman ako magagalit sa inyo kung maniniwala kayo kasi, you know, it's your paniniwala, 'di ba? Ginagalaw yung paniniwala niyo. Pero 'yun nga, dahil nalaman yung kwento, mag-sorry Robert na lang kayo dyan sa comment section below kasi what if, 'di ba? What if pag natulog ka, bigla may kumalabit sa iyo? 'Di ba? What if lang naman. Tapos what if mo panaginipan mo siya na sinasampal-sampal ka? Pa! Magising ka sa katotohanan, wala kang jowa. Diba? What if lang naman, diba? What if, diba? Magkaroon ka ng ganun na sighting kay Robert. Ah, nako. Or what if, pagkadilat mo ng mata mo sa alanganing gabi, makita mo yung mukha niya. Mm-hmm. By the way, ito pala yung mukha ni Robert. Gusto kong pakita sa inyo. Ayun. Kita, no? Diba? Nakaupo lang siya dyan. Ayun. Nakaupo lang siya. Ayun na, tanggalin natin ang creepy. Alisin na natin yan. Diba? Ayun na si Robert. So, ayun mga, dito ko natapusin yung video natin. Ayun, napansin nyo siguro na yung damit ko is parehas lang doon sa i-upload ko next. Ewan mo kung eto mauna, pero syempre eto mauna. Diba? Pero yung mga nga, dito ko natapusin. Ewan ko kung natakot ko kayo, natawa lang kayo dito sa kukukwento ko, diba? Pero yung mga nga, ayoko lang kasi kayong takotin. Gusto ko lang good vibes lang tayo lagi. Sige, para mga nga, bye!